días, señoritas y señoritos. Tila'y inamin na nga for the first time ni President Bongbong Marcos na nabola nila o yung campaign team niya at saka yung mga campaign officials niya and candidates, dinaan nila tayo sa budol-budol sa issue ng human rights abuse, sa issue ng ill-gotten wealth, laban sa mga, sa Marcos family, led by, of course, First Lady Imelda Marcos, na widow of former President Ferdinand Marcos Sr., and mother of the President Bongbong Marcos and Senator Amy and Irene. So, sa interview po sa Amerika, before he left America po to go to London, inamin niya na parang pinay down nila or hindi nila pinansin yung issue ng mga ng ill-gotten wealth ng mga Marcoses at sinabi noon ng Presidential Commission on Good Government at saka ng Guinness Book of World Records na nagnakaw sila sa atin dito ng 10 billion dollars at 27 billion iniwan tayo ng 27 billion na peso na utang, 20 billion dollar na utang na hanggang ngayon binabayaran pa natin. Hanggang ngayon binabayaran pa natin. More than 30 years na after the fall of the Marcos administration. So almost 45 years na talaga itong problema natin. Kaya ito po ang ginawa niyang dahilan na para iwali, walang ba, ipawalang bahala itong issue. Naalala niyo noong kampanya na hindi niya pinapansin itong issue, hindi siya sumasagot itong issue na ito. Ang maingay lang nga noon ay si siyempre yung mga supporters rin ni BP Leni at saka si presidential candidate Isko Moreno na hunahabol talaga si Marcos sa 203 billion estate tax. Pero tahimik na tahimik si Marcos at umiiwas siya sa mga debate. Kaya tinanong siya sa interview niya sa Reuters, ito po International News Network, pinagbigyan niya ng interview, exclusive interview sa Reuters, tinanong siya, maraming criticism sa iyo nung kampanya na about yung human rights abuse, yung pagnanakaw, massive grab and corruption, cronyism during the Marcos administration. Pero hindi mo sinagot yun. Strategy ba talaga yun? Sagot ni Marcos, my opposition would try to bring up this old issue. But of course, we answers to the voting public. And the voting public has given their very clear and loud response to that and that they are not worried. Hindi daw tayo worried. Dagdag pa ni Marcos, these are not the things that Filipinos feel we must be talking. He added, we need to be talking about livelihoods, about jobs, about education, about economy. Sabi pa niya, a fractured society that continues to fight battles that are 45 years old is selling itself short because it's the future that we're worried about, not the past. Yun. Alam nyo po, ang mali dito po sa mga sinabi niya, meron tayong kasabihan sa Ingles na if you do not face your past, you cannot reach your future. Or those who forget the past are condemned to repeat it. Kumbaga yun sa palati natin sinasabi, history repeats itself. Tingnan nyo, nung time ni Duterte, kinalimutan natin o hindi natin siya inusisa doon sa DDS issue. So, at hindi rin niya
sinagot yun ng harap-harapan yung issue na yun, pati mga campaign team niya. So binoto siya ng 16 million. Ano nangyari? Yun, boom! 30,000 patay, mostly inosente, mostly mahirap, mostly galing sa squatter. Whereas yung mga nakatira sa mga mansyon na mga Teves complex, mga Gerald Bantag, buhay pa rin hanggang ngayon. Yung mga gumagawa ng criminality, nagnanakaw, nag-iisabong, pumapatay ng tao, buhay pa rin ngayon. Lalo na yung engaged sa illegal drugs na almost 1,000 generals and colonels, buhay pa rin ngayon. At may panahon pa mag-resign para i-enjoy yung mga nakaw na drugs nila o nakaw na pera o mga yung 1 million to 5 million reward na binibigay sa kanila ng Duterte government. So that's what not confronting history can do to you or can do to us as a country. So dapat po harapin talaga natin. Kaya lang parang sa statement ni Marcos, parang inamin na rin niya na alam namin bobo yung mga Pilipino. Bobo, mga bobo tante yan. Mga bobo tante yan. Kaya alam namin na hindi na kailangan na hindi na namin responsibilidad para sagutin yung mga issue. Basta bayaran lang namin ng pera yan, bayaran namin yung smart magic, bayaran namin yung mga bus na dadalhin yung mga tao sa mga rally, babayaran namin yung mga gasolina ng mga motor at saka ng mga sasakyan para sumama sa amin, babayaran namin yung media, babayaran namin yung mga vloggers, babayaran namin yung mga entertainers para sumama sa amin yung mga tao at ipromise namin na meron kada tao na bumoto sa Marcos, meron 1 million pera o kaya Italiano gold. So, may yan na formula nila. Alam na nila na hindi na nila kailangan harapin ito. Sabi nga niya, ito lang issue. Di nadala lang ng mga opposition. Pero hindi naman ito issue ng publiko talaga. Kasi ang gusto talaga ng publiko, ito mga issue ng livelihood, jobs, education, and ekonomiya. And tanong natin, wala nga siya gaano sinabi sa mga issue na ito. Ngayon na lang niya sinasabi sa interview. O tanongin natin, yung mga livelihood. O anong ginawa niyo, Mr. President? Isang taon na kayo dyan. Binagsak niyo pa yung mga livelihood ng mga tao. Dahil tumaas yung presyo ng bigas. Tumaas yung mga presyo ng hindi pa bumaba sa 20 per kilo. Tumaas yung presyo ng asukal. Ngayon, from 86 to 136. Siguro ang umaman lang sa livelihood yung mga kaalyado nyo. Kasi tulad dito sa sugar, yung nag-import ng 100 billion na sugar ay tatlong kumpanya lang na lahat kaalyado ni Marco o kaibigan doon ni Marcos or ni First Lady Liza Araneta Marcos. So sila lang ang nagka-livelihood at kumita sa livelihood. Jobs, ano ba na-create yung jobs? Wala, sira. Wala rin jobs kasi ang taas-taas ng inflation, mas grabe pa, gumagrabe pa ngayon yung problem ng unemployment. Education, ano bang nagawa ng Sara Duterte nyo? Nagbigay ng toothbrush? Pagkatapos, yung mga kawawang driver na nagpoprotesta laban sa jeepney modernization, although sinusuporta natin yun, kaya lang hindi tayo suporta sa manera na pinipilit sila bumili ng mga Chinese sasakyan para tiba-tiba na naman yung sinong na nagbo-broker yung deal na yun. So anong sagot doon ni Sara? Imbes hikayatin yung mga kaalyado ni Marcos, military, police, magbigay ng sasakyan sa mga estudyante at teachers na stranded nung strike na yun ng mga jeepney operators, ang ginawa pa ni Sara na nagkuan pa na red tag pa yung mga drivers at saka yung mga nasisimpatiya sa mga drivers. Syempre kasama na tayo doon. So yun lang nagawa nyo. Wala kayong nagawa about the economy. Wala, tumaas pa naging highest in the world pa nga yung presyo ng bawang at sibuyas. At nawalap ng trabaho pa siguro yung mga flight stewardess na ang kasalanan lang nagdala ng mga bawang at sibuyas dito. Inuwi ng bawang at sibuyas
binili abroad at inuwi dito sa Pilipinas kasi mas mahal pa sa karne, sa manok, sa baka at baboy yung per kilo price ng sibuyas. So, anong sinasabi nyo na yan ang wala, alam na nakuha nyo talaga yung psychology ng mga tao na bobo lang talaga yung mga tao na isampal nyo lang talaga yung pera sa mukha during election, yun na ang tulong nyo sa kanila for the next 6 years. Nakuha nyo talaga, sayang talaga. At sayang dahil mas marami pa talagang bobotante sa mga Pilipino. Kaya guys, please share this vlog. Siyempre, wala na tayong magawa dito kasi nautakan tayo ng mga Marcos campaign team. Nautakan talaga tayo. So, nakuha talaga nila yung pag-iisip, yung ugali ng mga bobotante na Pinoy. Wala na tayong magawa dito but share this vlog. Share this vlog to as many people as possible to open up their eyes, lalo na doon sa ngayon nagdadalawang isip na wini-withdraw na suporta kay Marcos, kahit mga kaalyado nila, mga DDS, mga Marcos supporters, at nakikita na natin yan sa mga comments, disappointed na sila. So please share to more people, to more voters, para pagdating sa 2025 election, at lalo na senatorial election yan, we must vote for fresh candidates na hindi magnanakaw, hindi manluloko, at may mahal talaga sa taong bayan, at lalo na sa 2028 presidential election. So ito guys, dapat hindi na tayo madadala na tulad ng sinasabi nito si Marcos, sa tingin niya na hindi nila obligasyon para sumagot or ibalik yung issue kay Marcos. Kasi itong problema, kung may mga bagay na hindi mo inaamin na nagkamali ka, tulad sa Duterte. Si President Duterte, hindi niya inaamin na mali yung mga salvaging ng mga yung mga killing spree ginagawa ng mga DDS nung mayor siya. Kaya dinala niya yun dito sa Manila at in-apply buong bansa. So dito rin kay Marcos, dahil hanggang ngayon nasa isip niya wala talagang kasalanan yung tatay niya. Kaya eto, tuloy-tuloy natin nakikita yung smuggling ng bigas, palay, smuggling ng sibuyas, and then no less than yung first lady daw niya ang involved dito, at kapatid ng first lady si Martin Araneta, at dito rin ganun yung strategy ginagawa nila. Kahit ano nang sasabihin ni Riza Ontiveros, yung mga anti-smuggling groups, yung mga retired Department of Agriculture or sugar regulatory officials na meron nga talaga state-sponsored smuggling, wala silang sagot, dahil hindi nila sinasagot kasi ginagamit nila itong strategy nila yung election. Kumbaga, no talk, no mistake. So tayo na yan guys, it's up to you and me na ikalat itong plug. Ilagay nyo yung caption na tututulan natin itong ganitong klaseng estratehiya sa campaign, na they don't feel they're obligated to tell us about the past sins of their father or of their administration. Dapat sa 2025 at 2028 presidential election, huwag natin iboto yung mga tao na umiiwas sa issue. Iboto natin yung mga tao sumasagot sa issue at uma-attend ng mga debates talaga. So please do that. Please share this vlog, and also don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. So thank you. Tututukan po natin itong issue na ito, yung mga style bulok nila sa kampanya, and we will continue monitoring issues like this habang papunta tayo sa 2025 and 2028 presidential election. Thank you very much for watching, and see you in my next vlog.